sana kung totoo, merong katotohanan. Eh hindi, parang alamat ni Isko ito eh. Ha? Alamat ng pitong kulangot itong kay Isko eh. Mga kaibigan, kwentong barberya eh. Kwentong kutsero eh. Na siya raw eh galing sa mahirap, basurero raw siya. Hindi naman totoo yun eh. Mga kaibigan eh. Oh. Eh galing siya dun sa Cruzin, Manila. Oh, natatandaan ko. Eh pero sa Smoky Mountain, hindi ho totoo yun. Oh, di, yun ang pinakikita para kaawaan siya ng mga mahihirap. Di ba? Oh. Yan eh, mga kaibigan, bakit? Lalo ngayon na bakit? Dahil yan sa social media, mga kaibigan. Itong mga purveyor ng fake news, itong mga naglalako ng fake news, yan ho, ang purpose niyan ay una, sirain, i-discredit ang media. Yan, isa yan sa pag-aaral na ginawa, mga kaibigan. Para ang media hindi na paniwalaan. At sila na yung media. Ha? Yung media na nagpapakahira para magsaliksik ng mga katotohanan. Ha? Sa likod ng mga pangyayari, mga kaibigan, eh yun ang hindi totoo. Sila na nagsalita lang bigla, eh totoo na. Ha? Nag-post lang, totoo na. O kaya eh, maglalabas ng litrato, bibigyan nila ng sarili nilang kahulugan. Di ba? Yan ang nangyayari, di ba? Sasabihin eh, ito anya oh, may relasyon ito. Ha? Itong dalawang ito. Bakit? Ito litrato eh. Ando, magkatabi lang sa litrato, may relasyon na raw, mga kaibigan. Sana kung mga public figure eh. Hindi eh. Pati mga pribadong tao, ginaganyan eh. Wala na, mga kaibigan. Nawala na sa kaayusan. Kaya, lalo nating dapat iboto si Lenny Robredo. Bakit? Nasira na yung rule of law eh. Sinira na nito eh. Lahat. At yan din ang balak na ipagpatuloy ng ibang kandidato maliban kay Lenny Robredo. Si Lenny Robredo lang ang magre-restore, ha, sa rule of law at propriety, mga kaibigan, yung kaayusan. Yan lang, sa kanya lang manunumbalik yan, sapagkat yan ay track record na niya. Nakita natin ang kaayusan sa panahon ng kanyang pamumuno, sa kanyang tanggapan bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Ha? Alam nyo, siya lang ang pwedeng pagkatiwalaan na hindi magnanakaw eh. Kahit hindi niya sabihin. Ha? Hindi niya kailangan sabihin, hindi naman ako kurap eh. Ha? Ang sinasabi niya, eh, yung corruption, di ba? Laban sa corruption. Pero hindi niya sinasabi, hindi ako corrupt. Bakit? Alam ng tao eh. Walang makapagsasabi kay Vice President Lenny Robredo na siya corrupt. Lahat ng paninira, inabot niya. Pero corrupt, masasabi ba? Hindi. Bakit hindi nila masasabing corrupt o pwedeng maging corrupt si Vice President Lenny Robredo? Kasi naipakita niya. At alam natin kapag siya ang naging presidente, hindi niya kailangan sabihin, kamukha ni Digong nyo, galit daw siya sa korap. Mga pag iba, ha? Pag hindi nila kapanalig, galit siya. Pero pag siya at kapanalig niya, hindi siya galit. Pag iba, hindi niya kapanalig ang gagawa, mga kaibigan, masama ang korap. Pag sila ang gagawa, hindi masama ang korap. Ba eh, palakpakan pa natin yan, si Mark Villar, di ba? Nagpabagsak ng tulay ngayon sa Davao. Ginagawan tulay, bagsak, mga kaibigan.
O di ubos na naman, panibagong nakaw na naman yun, di ba? Nakapag nakaw na sa proyekto, aba, eh kailangan mong ulitin eh. Durog yun tulay eh. Mga kaibigan, walang natira eh. O, so, bakit nakakasiguro tayo na kayang ipatupad ni Vice President Lenny Robredo na hindi man malipol, kasi hindi naman siya anghel eh, di ba? Hindi naman ang iahalal natin anghel para pag umupong presidente, banal. Di ba? Hindi natin sinasabing ganon. Sapagkat ang iboboto natin presidente, hindi ho anghel. Ha? Kasi walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo merong kasalanan. At hindi tayo pwedeng hindi magkamali. Magkakamali tayo. Pero nakasisiguro tayo pag si Vice President Lenny Robredo ang naupo, unang-unang magdadalawang isip yung mga kurap. Kaya natatakot sila eh. Takot sila kay Vice President Robredo. Bakit? Kasi pag nakaupo na si Vice President Lenny Robredo at merong nabulgar na katiwalian, hindi siya makikialam eh. Di ba? Kasi kanya-kanyang trabaho yan eh. Maliban na kung yung tungkulin ay saklaw ng kanyang tungkulin bilang executive o chief executive, di ba? Nasa executive branch. Ano yan eh? Common sense yan eh. Mga kaibigan, parang kuwan yan, parang meeting of the minds yan. Di ba? Na yung mga magnanakaw, mag-aatubili yan. Bakit? Kasi naiintindihan ni Lenny Robredo ha, pag may corruption sa isang tanggapan. Bakit natin nasabi yun? Kasi po, napatakbo niya ng maayos ang kanyang opisina at malinis. Di ba? So alam niya kung paanong umaandar ang gobyerno. Di ba? Alam niya kung paanong tumatakbo ang pera ng gobyerno para hindi maging korap. So pag na-iskandalo ka, ha, at nabulgar ka na merong irregularidad sa tanggapan mo, alam ka agad ni Vice President Robredo 'yon. Maiintindihan niya kaagad 'yon. 'Di ba? Mga kaibigan. Oh, kaya andap sila. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano ngayon ang inilalako ngayon ni Isko? Yung charter change. Bakit? Isa yan. Para nyo na nakita sa kondisyon ha, ng pagsasama nila ni Digong Nyo dito sa eleksyong ito, mga kaibigan. Kung makachamba ka, ha, eh, una mong gagawin ay sang-ayunan mo ang pagpapalit ng saligang batas para wala nang kaso lahat sila, mga kaibigan. Kondisyon yan. Hindi niya pansarili yan, charter change na yan. Sapagkat yan, binalak din itong administrasyon, pero nag-fail. Hindi nagtagumpay, mga kaibigan. Kaya gusto nila, itong susunod na administrasyon, ay magawa nila yan, charter change, mga kaibigan, para kampante na sila. Bukod sa wala na silang kaso, ay hindi pa sila mawawala sa kapangyarihan. Sila pa rin ang kokontrol sa poder ng kapangyarihan. Yan po yan, mga kaibigan. Alam ba ninyo na kung bakit nag-away si Biden at saka si Trump? Walang nakakaalam nito.
Ako lang ang nakakaalam. Kaya matindi ang galit ni Trump kay Biden. Ho, mga kaibigan, matindi ang away nila na walang nakakaalam kundi ang inyong lingkod lang. Kasi isang araw, nung hindi pa sila nag-aaway, nagkasabay sila sa CR. Ha? Nung umiihi sila, mga kaibigan, eh napatingin, napasulyap si Trump doon sa kargada ni Biden. Ba sabi niya, bakit ganyan nata ang iyo? Parang sa bata pa yan ah. Eh syempre, pag parang sa bata, di ano pa yon? Gasmati yon, mga kaibigan. O eh sabi, anong ginawa mo dyan? Bakit? Parang sa bata pa yan ah. Eh, matanda na si Biden eh, di ba? Ah, sabi niya, nagpunta ako sa France. Kasi sa France, pwede ka magpapalit. Pipili ka ng gusto mong ipalit sa'yo. Ito, napili ko. Ah, ganun ba? Saan ba yan? Binigay niya yung lugar. Pumunta ngayon si Trump doon. Ah, nagpapalit din si Trump. Ngayon, nagkasabay muli sila sa CR ni Biden. Tapos, napatingin naman si Biden habang sila umiihi. Sabi ni Biden, ano nangyari dyan sa'yo? Sabing ganon. Sabi ni Trump, eh sabi mo eh, nagpunta ako ron sa pinuntahan mo eh. Nagpapalit din ako eh. Sabi ni Biden, eh tanga ka pala eh. Akin yan eh. Kaya pala sila nag-away. Pinapili ni Trump yung pinagtanggalan ni Biden. Bueno, mga kaibigan, wala na po tayo. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Bantay, walang nang aapit. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Doc Willie Ong! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yaong wangas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.